Nung nakita ko ang video na to, iniisip ko na parang ito'y isang prank lang. Pero sa sobrang tindi ng suntok kay Jack na inabot ng gwardiya kay Mang Jun, eh talagang nakakashock na may ganitong pangyayari sa buhay ng mga kasatsat. Lalo-lalo na kay Mang Jun na mas kilala na super close kay Kit Talents na isa. Pero ano nga ba talaga ang napapaloob sa kwentong ito kung bakit nangyari ito dito sa gwardiya at kay Mang Jun? Ano naman ang reaksyon ni Kasatsat Kit Talents at ni Miss Bena regarding sa pangyayaring ito? Nakakalito, nakakahilo. Pero tignan natin kung anong susunod na kabanata. Kung pagmamasdan natin ang mga pangyayari, parang sobrang naapi ang gwardiya. Pero kung pakikinggan naman natin yung side of story ni Mang Jun, eh parang meron naman siyang tinutumbok o meron naman siyang pinupunto kung bakit niya nagawa ang mga pangyayaring ito. Pero sa kabilang banda, hindi pa rin maganda ang ginawa ni Mang Jun na manakit para sa isang gwardiya. Pwede namang kausapin or mag-usap sila ng mas maayos para mas maging maganda ang resulta. Good morning! Ayan, so kape tayo. So, ako po ay nandito. Ako ulit. This is Edwin again. And today's video, magbibigay tayo ng reaction video regarding dun sa mga kumakalat na video ng Kasatsat versus Kalablab. Siguro man familiar kayo dun sa dalawang grupo na yun. So, para to give you ano, to give you a preview or updates regarding saan. Sa totoo lang, ang Kasatsat po is ang pinaka ano po niyan, ang pinaka mali lang, setup lang natin yan. So, ano, masyado akong naapektuhan dun sa mga pangyayari na yun sa dalawang grupo na yun. Dati kasi, si Kasatsat at si Kalablab ay isang group lang yan. Pero sa totoo lang, si Kalablab is, ano po yan? Yan po yung driver ni Kit Talents. Yan, kilala niyo po siya niya, diba? Yung pamilya Kasatsat. So, meron po mga video na kumakalat regarding po dun sa pambubugbog ni Mang Jun sa gwardiya. At inanood ko din yung paliwalag ni Mang Jun na medyo may ano naman, meron, hindi niya inelaborate kung ano yung kasalanan nung ano, gwardiya. Pero parang dun sa ano na yun, dun sa video na yun, parang sinasabi niya na yung gwardiya na yun, hindi talaga siya regular doon. Kumbaga parang karelyebo lang siya ng isang gwardiya na talagang regular na nagbabantay at nakakakilala sa kanila doon, dun sa village nila. Tapos nakita ko din sa video kung paano yung sinaktan, binugbog, at talagang binigyan niya ng matinding punch, matinding kick, diba? Pero ang isipin natin, maling-mali yung ginawa, it's a wrong move. Kasi kung meron ng mga kasalanan yung gwardiya, eh wala siyang karapatan para manakit or para saktan yung gwardiya, diba? So ngayon naman, nung pinanood ko yung video ni Mang Jun, sinabi dyan nun yung dahilan kung bakit niya ginawa yun, kung sino nag-upload nun, na ang nag-upload daw po ng video na yun ay yung isa sa mga admin ni Kit Talents na Kasatsat. Ngayon, para daw siraan siya and so on and so forth. So ko lang sabihin kay Mang Jun na sana kung may problema sila ni Kit Talents, kung tinuturing niya talagang pamilya si Kit Talents, pinag-usapan nila ng mas ano, mas maayos. Isa-isang vlog nga nila na hinatid niya si Kiyomi sa school. Yun yung huling hatid niya kay Kiyomi. Sinabi niya doon na nagkaroon sila ng pag-uusap, yung kanilang huling hapunan, kung saan nag-usap-usap sila, naging maayos sila. Pero nagtaka ko bakit may mga videos na lumabas na may mga paninira siyang ginagawa kay Kit. Always remember, Mang Jun, na hindi ka naman darating sa point na magkakaroon ka ng sarili mong channel, magkakaroon ka ng followers, kung hindi dahil nakiride on ka sa kasikatan ni Kit Talents. Sana maisip mo rin yun. Na, although sabihin natin na merong kang naiambag sa mga vlog na ginagawa ni Kit, pero hindi pa rin sapat yun para siraan mo siya, para kung ano na sabihin mo sa kanya. And then, sana hindi na lumaki yung gulo na yan.
kung gusto mo man magkaroon ng sarili mong channel, you are blessed kasi ang dami ng mga followers mo at ang dami ng mga naniniwala sa mga vlogs mo. And hindi naman, ano yun, hindi naman katakataka kung bakit may mga naniniwala o may mga followers. So, kasi masaya ka naman tao eh. Mabait ka naman, mabuti ka naman tao. Kasi makita naman namin kung gaano mo pinahalagahan si Kit Talents na bilang tinuring mo siyang kapamilya. At ganun din naman si Kit Talents sa'yo, diba? So, para naman po kay Kit Talents na sana bilang ano niya, bilang yung tinuturing mo naman talagang pamilya si Mang Jun, help them na kung ano yung pinangako mo sa kanya, tutulungan mo siya na gusto mo na marating ni Mang Jun yung gusto niyang marating, natulungan mo rin siya sa ganung paraan. Kung ano man yung mga ano mo, yung mga nagawa mo, alam naman ng Diyos yung lahat ng mga katotohanan. Sabi nga, di ba, kahit anong sira ang gawin sa'yo, kung talagang mabuti kang tao, nobody can take you down. At ito ko lang din sabihin na kasat-sat fan ako kasi lagi kong inaabangan yung kanilang mga videos. Pero dun sa mga nakikita ko, nalulungkot lang ako kasi napakasaya ko ng collaboration ng mga Diyos tsaka ni Kitalis. Diba sa mga vlog nila, lagi sila magkasama. Talaga nakita ko kung paano supportahan yung mga Junsikit. Kaya sa mga panahon na to, katulad ng isang pamilya, diba? Na masaya, minsan nagkakaproblema, pero dapat inaayos din. Hindi yung nagsisiraan pa kayo sa isa't isa, kung ano na pa sinasabi sa isa't isa. Pwede naman kayong magtulungan na lang. O kaya ayusin ninyo ng mas maayos, diba? Ayusin ninyo ng mas tahimik. Yung Miss Bena, ang akin pong masasabi is magpakatatag lang po kayo. Marami mga tao nang babash or nang judge po sa inyo. Always remember na at the end of the day, ikaw pa rin at si Kit na kilala sa inyo mga sarili. Always keep in love. Accept one another's fault. Tapos, huwag niyo pong pansinin yung mga nang babash sa inyo. Lagi na lang sinasabi na mas mataas yung age ninyo. Diba? Hindi naman hindi naman na bago yun eh. Marami naman mga couples na ganun din yung setup. Pero, alam ko po na, hindi ko po alam kung ano po yung pakiramdam ninyo ngayon na kayo ay binabash dahil nga ganito yung setup na relationship ninyo. Pero at the end of the day, kayong dalawa pa rin ang makapagsasabi kung gano'ng katatag yung inyong relasyon, ano man yung dumating sa inyo, ano man yung sabi ng ibang tao. Kaya nga yung mga bashers na yan, kaya nga diba bashers? Kasi ibig sabihin basura lang yung mga sinasabi nila. So yun lang po, magpakatatag kayo mag-asawa, magpakatatag kayo bilang partner, at huwag kayo magpapa-affecto dun sa sinasabi ng mga tao na yan. So, I love you Miss Bena, and I am also a fan. Alam ko po na sa kabila ng sinasabi nilang maldita look, pero meron pa rin kindness sa heart po ninyo. Kaya nga nagustuhan kayo ni Mr. Nikki Talents kasi alam ko po na there's something inside of you na nagustuhan niya. Kaya keep on striving, keep on going, whatever happens. Yun lang po mga kasatsat at mga kalablab. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para po for more updates.